Hello guys, welcome back sa aking channel, Sir Roderick Cruz Zabala. Yes, tama ang title na nakita nyo. Yun nga ba ay magkukwit na ba ako? Or hindi? Sure na sure ako na natanong nyo na to sa sarili nyo at nasabi nyo na to. Bakit? Kasi alam ko, kung ikaw ay maliit na YouTuber kagaya ko, malamang sure na sure ako na sumagi na din sa isip mo na magkwit. Dahil meron ka iniisip at meron ka expectation na hindi mo dapat ina-expect, na hindi mo dapat ina-expect from the beginning. Ang madalas nga tinatanong mo sa sarili mo, kagaya ko, hanggang dumating din niya sa aking sarili, inisip ko, magkakwit na ba ako? Sa akin ba to? Para sa akin ba to? May talent ba ako? Nag-uubos lang ba ako ng oras? Ganun ang mga tanong na sumasagi sa isip natin, hindi ba guys? Hindi yan drama lang, hindi ito clickbait, pero itong video na to, by the way guys, ay ginawa ko para sa mga katulad ko na small YouTuber na minsan sumasagi sa isip natin na mag-quit, tumigil lang nga dahil ano nga ba, di ba? Upload tayo ng upload pero wala namang nanonood. Nagpupuya tayo pero walang nanonood. Walang nakaka-appreciate ng ating videos, ng ating vlogs. Pero natanong mo na ba yung sarili mo? Kasi ako natanong ko na din yung sarili ko minsan. Sabi ko, bakit walang nanonood? Pero dahil nga natanong ko yung sarili ko, anong rason? Baka meron akong hindi nagawa. Baka meron akong kulang. For sure, meron kulang. For sure, meron ka din kulang. Ano yung mga yun? Pwedeng kulang sa quality? Pwedeng hindi ka nakakatawa? Pwedeng hindi ka nakakaiyak? Depende kung anong video ang ginagawa mo. Gusto mo nang nakakaiyak, pero hindi ka nakakaiyak? Gusto mong gumawa o gumagawa ka ng video na nakakatawa para sa'yo, pero hindi nakakatawa? Kamukha sa akin, gumawa ako ng video na nakakatawa pero hindi siya nakakatawa. May natawang ilan, siguro isa, dalawa, pero kung hindi talaga akma o hindi quality ang video, walang manunood. Walang manunood. And isa pa guys, tayong maliliit na YouTuber, huwag na huwag tayong mag-expect. Huwag na huwag tayong mag-expect agad-agad na maraming views. Bakit? Kasi nga maliit tayong YouTuber. Ano ba yung mga karaniwang na-experience ng mga maliliit na YouTuber? At huwag na huwag mo ikukumpara yung sarili sa ibang YouTuber. Especially sa mga malalaking YouTuber. Hindi tayo nagsimula o hindi natin sila kasabay nagsimula. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. So tuloy-tuloy lang ng pag-upload. So huwag na huwag kayong panghihinaan ng loob. Yes, siguro sabi mo, bakit si ganito, bakit si ganyan, ang pangit-pangit, ang tsaka-tsaka. Tumalun lang, nag-high, high everything lang, sumikat na. Pero aminin natin guys, nakakatawa siya, di ba? Meron siyang uniqueness na isipin man natin na pinlano, scripted, or kung ano man. Pero yun yung isang way kung bakit siya sumikat. Hindi natin pwedeng sabihin na scripted. Hindi natin pwedeng sabihin pinlano talaga, or may manager, or may scriptwriter, or kung ano pa, di ba? Kamukha natin ang mga small YouTuber. Wala tayong maaasahan kundi sa sarili natin. Kumuha tayo, mag-isip tayo ng ano ba yung kaya kong gawin? Ano ba yung kaya niyang gawin, na kaya kong gawin, pero hindi ko siya gagayahin? You know what I mean? It's more of discovering yourself. Discovering yourself. English yun. Parang wag na wag tayong titingin sa iba na kumain lang ng fishbowl. 1 million views. Paglinis lang ng kotse. 4 million views. Okay, sino ba? Si Ivana, 4 million views. Pero ang ganda naman ni Ivana, di ba guys? Artista siya eh. Marami na siyang followings bago pa siya nag-YouTube. So, hindi yun dapat maging basihan o hindi mo dapat sabihin o ikumpara ang sarili mo dahil artista na siya dati pa bago siya maging YouTuber. Si Kong TV. Nakakatawa siya, hindi ba? Kaya siya maraming views. Discover mo yung sarili mo. Ano ba yung kaya mo? Baka pwede kang dramatic actor. Baka pwede mong gawing comedy kung magaling ka sa comedy, di ba? Kasi kung comedy ka, tapos gusto mo maging dramatic, hindi swak, di ba? So dapat, kung ano yung talent mo, discover mo. At baka dun kasi sikat. At huwag na huwag mo ikukumpara yung sarili sa ibang YouTuber. Especially sa mga malalaking YouTuber. Gusto mo sumikat, biglaan, sige, murahin mo ang pangulo. Sisikat ka kasi makukulong ka. Yun, sure, sisikat ka. So yun guys, ito lang ang video na to. Ang payo ko lang, yes, normal na maramdaman nyo na sumuko, na sabihin, ayoko na.
Titigil na ako. Walang nangyayari. Nagpupuya tayo. Nagpapagod. Pero walang nangyayari sa video natin. Pero, isipin nyo guys, saan kayo nagsimula? Pag inisip nyo na gusto nyo magkaroon ng million views, kagaya ng ibang YouTuber, isipin nyo guys, balikan nyo kanilang channel. Hindi sila nag-start last month. Nag-start sila 7-8 years ago. Nagsimula din sila sa maliit. So, huwag kayong panghihinaan ng loob dahil lahat ng nakikita nyo sa iba ay hindi kagaya ng sa atin ngayon. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Yes, tama lang yan. Okay lang yan na maramdaman mo na, ay, bakit walang nanonood ng video ko? Ay, nilalango ang video ko. Aminado ako dyan. Dumadating din sa akin yan. Iniisip ko, tama pa ba? Kailangan ko ba ipagpatuloy? Kailangan ko ba bang mag-upload? Napapagod ako. Nagpupuyat ako. Naiitiman ako. O naaarawan ako. Minsan lumalabas ako. Pero walang nanonood. Huwag nyo munang isipin na kayo ay kumita. Isipin nyo muna. Ilagay nyo dito at dito. Mahalin nyo yung ginagawa nyo. At balang araw, sisikat din kayo. Di ba? Ganun ang iniisip ko. Sana. Never know. Di ba? So yun lang guys. Bago kayo mag-isip na kumita, kagaya ng kinikita ng iba, isipin nyo muna, magbigay muna kayo sa audience, magbigay muna kayo sa viewers, bago kayo kumuha o bago kayo makatanggap ng inyong in-expect. Kasi pag ang inisip nyo is pera, kita, hindi nyo mabibigay yung talent, hindi nyo mabibigay kung sino talaga kayo, kung ano yung kaya nyong i-offer sa viewers. So para sa akin, huwag na kayo maging negative. Kung talagang love nyo at gusto nyo yung ginagawa nyo sa pag-YouTube, ituloy nyo lang. At huwag kayong susuko. But please continue uploading quality videos. Huwag yung basta nakapag-upload lang. Huwag mag-upload ng hindi pinag-isipan. Yes, hindi tayo perfecto, hindi tayo professional. Pero ibig ko sabihin, yung quality naman. Magbigay kayo ng quality, di ba? Ano ba yung quality videos? Yung may storya. Yung merong at least matututunan. Merong mararamdamang kasiyahan. Merong inspiration na mararamdaman yung manonood. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kayong susuko sa mga small YouTuber. Don't give up. Continue with your dreams. Upload lang. Explore yourself. Ang dami pwedeng content sa labas, sa loob ng bahay, sa paligid, at kahit saan pa. Gisipin nyo, gamitin nyo to, ang inyong mata, ang inyong tenga, at ang inyong talento. At yun din ang gagawin ko. Ginawa ko itong video na to hindi para magbigay ng payo bilang ako ay isang perpekto, kundi i-share ko yung aking nararamdaman din sa ngayon na alam ko na makakatulong din sa inyo na nag-iisip at nakakaramdam din na gusto nang mag-quit. So bago kayo mag-quit, subukan yung ibigay ang the best nyo. So hanggang dito lang ang video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Stay safe, God bless, and bye-bye. Should I quit or should not? Or kailangan ko bang mag-quit o hindi? Or nararapat ba na mag-quit ako o hindi? Sa pag-YouTube, magko-quit na ba ako? Or ikaw, magko-quit ka na ba? A lot of boring math later. Diba? So dahil merong mga abal, tapos na magsugan. Hindi ka talo ako sa bingo ko. O bakit ka natalo? Natalo ako ng bonggang-bongga sa bingo. Magkano? Naipatalo mo yung ano? Diyos ko Lord! Naipatalo mo yung ano? Diyos ko Lord! Stay safe, God bless, and bye-bye.